Sa isang bilangguan sa North Korea, sinasaktan ng agent ng CIA na si Evelyn Salt upang subukang mapaamin na siya ay isang espiya at hindi sila naniniwala sa kanya na nandito lang siya para sa negosyo. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang kanyang kapwa agent na si Ted upang iligtas siya sa pamamagitan ng pakikipagpalitan ng bilanggo. Nalilito si Salt dito dahil sinasabi ng mga patakaran na ang isang buhay ay hindi sulit na iligtas kung sisirain nito ang karamihan, at ito'y sinang-ayunan ni Ted na totoo ito. Ngunit ang CIA ay napilitang gawin ito dahil sa kaibigan ni Salt na si Mike. Nang malaman niya ang nangyari sa kanya, nagpetisyon si Mike sa Senado at Departamento ng Estado, kaya napilitan ang CIA na sumang-ayon upang maiwasan ang masamang kahihiyan. Pagkalipas ng 2 taon, ikinasal sina Salt at Mike at nakatira kasama ang isang aso at mga spider ni Mike, dahil siya ay isang arachnologist. Nanatili si Salt bilang tagapangasiwa ng mga papeles ng CIA sa ngayon. Ngunit isang hapon, humingi ng tulong sa kanya ang agent na si Peabody sa pagtatanong sa isang Russian defector na kakapasok lang, dahil marunong si Agent Salt ng wika ng Russian. Orlov ang pangalan ng lalaki, at agad niyang napansin ang singsing sa kasal ni Salt, na nagkumento na ang pag-aasawa ay nagiging sagabal sa pagiging agent. Ipinaliwanag niya na mayroon siyang cancer at dati siyang nagtatrabaho para sa FSB, ang parehong bagay ay nakumpirma sa system at kaya pinapayagan siyang ibahagi ang kanyang kwento. Noong 1975, isang makabayang Russian ang gumawa ng planong wasakin ang Amerika, sinimulan niyang magnakaw ng mga sanggol at sanayin sila mula sa murang edad upang maging pinakamahusay na mga espiya sa mundo. Nang sila ay tumanda na, ang mga mandirigmang ito ay ipinadala sa Amerika bilang mga agent at matiyag ang naghihintay ng pagkakataong umatake mula sa loob. Malapit nang dumating ang araw na iyon, sa panahon ng libing ng American Vice President, dapat napatayin ng agent na si KA-12 ang presidente ng Russia. Ang KA program ay isang alamat ng Cold War, at iniisip ng mga agent ng CIA na si Orlov ay gumagawa lang ng kwento, kaya pinutol nila ang interogasyon. Nang aalis na si Salt, sinabi ni Orlov na ang pangalan ng KA-12 ay Evelyn Salt. Dahil dito hindi hinayaan ni Ted at Peabody na makaalis si Salt, at napagtanto ni Salt na naset up siya at humihingi ng pahintulot kay Ted na tawagan si Mike dahil sa komento ni Orlov tungkol sa kanyang singsing sa kasal, ngunit hindi ito nasagot ni Mike. Kailangan pa rin ni Peabody malaman ang katotohanan at ikinulong si Salt sa isang opisina habang pinagtatalunan nila kung ano ang susunod na gagawin. Ang 2 agent ng CIA ay sinubukan na ilipat si Orlov sa ibang silid sa pamamagitan ng pagsakay sa elevator, ngunit bigla silang inatake ni Orlov na may nakatago na kutsilyo sa kanyang sapatos at pinatay silang 2. Nakatakas si Orlov sa gusali at naabala ang CIA sa pagsisimula ng plano sa pagsubaybay. Ting madali para kay Salt na umalis sa opisina na nagsasabing kailangan niyang umihi. Nagawa niyang umakyat sa hagdan ng emergency, ngunit ang mga agent ay agad itong napansin at sinimulang isara ang lahat ng labasan. Kumuha si Salt ng fire extinguisher para takpan ang lahat ng security camera, at direktang tinawagan siya ni Ted sa kanyang telepono para sabihin na nagigilty siya, ngunit walang pakialam si Salt, priority niya ang paghahanap sa kanyang asawa. Pumunta siya sa cabinet na may dalang mga panlinis at inihalo ang mga ito sa loob ng isang table leg para gawing pasabog at nang sinundan siya ng tactical team, ginawa niyang pansamantalang sandata ang mga ito at binaril sa kanilang mga mukha. Pagkatapos ay kumuha siya ng baril mula sa isa sa mga agent at ginamit ito upang basagin ang isang bintana kung saan siya sa wakas ay nakatakas. Matapos tumakbo ng ilang blok, sumakay si Salt ng taxi at sinubukang tawagan muli si Mike, ngunit hindi pa rin siya sumasagot. Pagkatapos ay sinisira ni Salt ang kanyang SIM card kung sakaling siya ay sinusubaybayan at naalala noong sinabi ni Ted sa kanya ilang taon na ang nakalipas na kaibiganin si Mike dahil isa siyang mahalagang scientist na walang limitasyong sa pag-access sa mga hangganan ng North Korea, maaaring siya ang perpektong cover para makapasok siya. Nang bumalik si Salt sa kanyang apartment, hindi nakita si Mike at may ebidensya na siya ay kinidnap. Agad na nag-impake si Salt ng isang bag, kabilang ang isang baril at isang gagamba, at umalis palabas ng bintana kasama ang kanyang aso kasabay ng pagdating ng CIA sa kanyang lugar. Nadismaya si Peabody nang hindi nila nadatnan si Salt sa kanyang apartment, at itinuro ni Ted na maaring nagsasabi ng totoo si Salt na siya ay na-set up. Samantala, umaakyat si Salt sa gusali at binisita ang kanyang batang kapitbahay upang hilingin sa kanya na alagaan ang kanyang aso habang wala siya. Sinasamantala ni Salt ang pagkakataong magpalit din ng bagong damit at muling naisip si Mike. Noong unang panahon,
Madalas na nagpapakita si Salt sa museo para lang kaibiganin siya sa misyon, ngunit totoong nahulog ang loob niya kay Mike. Pagkatapos, umalis si Salt sa gusali na may bonnet sa kanyang ulo, subalit nakilala pa rin siya ni Ted at sinimula nilang habulin siya sa buong lungsod. Sa kalaunan, napalibutan nila siya sa highway, at sinubukan ni Salt na ipaliwanag na siya ay inosente may nag-set up sa kanya upang makagambala sa CIA mula sa totoong tao na papatay sa Pangulo ng Russia. Walang naniniwala sa kanya, kaya nagpa siya si Salt na tumalon sa highway, at bumagsak sa isang truck na nakatulong sa kanyang makatakas. Ang CIA at ang pulisya ay agad na nagsimulang habulin siya sa kanilang mga kotse, na nagudyok kay Salt na magsimulang tumalon mula sa truck patungo sa isa pang truck. Nang malapit na siya, sinubukan siyang barilin ni Peabody at nasugatan si Salt sa kanyang balakang, na naging dahilan upang matambe siya at magpatuloy sa paglalakad. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang biker sa kalsada, at nagkakaroon ng pagkakataon si Salt na itulak siya palayo at agawin ang kanyang motor. Nagbibigay daan nito sa kanya na magmaneho sa gitna ng mga sasakyan para maiwanan ang mga CIA agent. Ang tuluyan ng makalayo si Salt, nakatanggap si Peabody ng mensahe mula sa kanyang research team na nagpapaliwanag na nawala ang mga magulang ni Salt noong bata pa siya at ipinadala sa Russia, na tumutugma sa kwento ni Orlov. Makalipas ang ilang sandali, pumunta si Salt sa isang biker bar para takpan ng pad ang kanyang sugat at magpalit ng bagong damit habang iniisip niya ang tungkol kay Mike at ang kaligayahan nilang magkasama. Pagkatapos, sumakay siya ng bus papuntang New York at naalala niya ang araw na pinalaya siya mula sa bilangguan sa Korea. Ipinagtapat niya kay Mike na siya ay CIA at silang dalawa ay hindi pwede maging tunay na magkasintahan, ngunit walang pakialam si Mike at hiniling sa kanya na maging kanya pa rin. Pagdating ni Salt sa New York, nananatili siya sa isang luxury hotel sa ilalim ng peking pangalan at nagnakaw ng Amerikana. Sa kanyang silid, tinanggal niya ang kanyang mga contact lens at ang kanyang mga peking nipin, na isiniwalat ang katotohanan. Siya nga ay isang Russian sleeper agent, at ang pagpapakita ni Orlov ay bahagi ng plano na ipaalam sa kanya ang kanyang susunod na layunin. Si Salt ay nagdala ng napakaraming sandata, at kinuha niya ang lason mula sa gagamba upang ilagay sa kanyang mga bala. Gumagamit din siya ng computer upang i-download ang mga mapa ng mga tunnel ng subway system upang simulan ang pagpaplano sa pagpatay sa Pangulo ng Russia. Habang kinukulayan niya ng itim ang kanyang buhok, naaalala niya ang araw na tinanggap siya sa CIA at kung gaano kadali niyang nakumbinsi ang lahat na gusto niyang protektahan ang USA. Kinabukasan, ang mga kalye ay masikip sa lahat ng mga taong dumating upang magpaalam sa vice-presidente, at ang CIA ay naroon sa pagbabantay. Sumakay si Salt sa subway. Ang istasyon na dapat huminto sa simbahan ay sarado dahil sa libing, ngunit naghanda si Salt, naglabas siya ng smoke bomb sa train at ang lahat ay nataranta. Tumalon siya palabas ng subway, gamit ang mapa na na-download niya upang mahanap ang kanyang daanan. Ang mga lagusan. Ito ay nagpapahintulot sa kanya na makapasok sa simbahan ng hindi napapansin, at sinimulan niyang labanan ang bawat bantay na kanyang nadedaanan upang pumunta sa silid na eksaktong nasa ilalim ng podium ng simbahan, kung saan kasalukuyang nagbibigay ng talumpati ang Pangulo ng Russia. Nakatanggap sina Ted at Peabody ng mensahe na nawawalan sila ng mga bantay at pumunta sila para mag-imbestiga, ngunit nauuna na si Salt sa kanila, naglalagay siya ng bomba sa bubong ng silid, at kapag ito ay sumabog, ang sahig ay guguho sa ilalim ng Pangulo ng Russia. Dahilan para mahulog siya sa silid sa ilalim. Hindi nag-aksaya ng oras si Salt at pinaputukan siya ng may lason na bala, dahil sa ingay ng putok na ginawa niya nalaman ni Peabody kung nasaan siya. At nagulat si Peabody nang ibinaba ni Salt ang kanyang baril at hinayaan ang mga pulis na arestuhin siya. Habang papalabas siya ng gusali, sinigawan siya ni Ted, nasaktan sa kanyang totoong pagiging espiya. Ang presidente ng Russia ay idineklara na patay habang papunta sa ospital, at habang dinadala si Salt sakay ng sasakyan ng pulis, naaalala niya ang kanyang pagkabata sa pasilidad ng pagsasanay. Noong bata pa siya, binigyan siya ng full plastic surgery para mapalitan ang kanyang mukha at ang bagong pangalan na Evelyn Salt na may backstory na Amerikano. Ang bata sa tabi niya ay nagtanong kung mamimiss sila ni Salt, ngunit hindi sumagot si Salt. Nang makarating ang sasakyan ng pulis sa tulay, sinimula ni Salt na bugbugin ang mga opisyal at naging sanhi ng pagbangga ng sasakyan laban sa ibang mga pulis. Matapos matamaan ang pinakamaraming sasakyan ng pulis, pinatalo ni Salt ang kanyang sasakyan palabas ng tulay at salamat sa mga airbag siya ay nakaligtas.
Nagsisimulang dumami ang mga tao sa paligid ng sasakyan at ginamit ni Salt ang pagkakataong makatakas nang hindi napapansin, na nagnakaw ng sombrero mula sa isang tindahan. Maya-maya, sumakay si Salt at hindi maiwasang isipin ang araw na siya ay dinala pabalik sa Amerika upang kunin ang isang bagong pamilya na matyaga niyang makakasama hanggang sa makakuha siya ng mga bagong order. Nang makarating si Salt sa daungan, nakita niya sa TV na may mga anti-America na protesta sa buong Russia dahil sa nakikita nila bilang isang pagkilos ng terorismo laban sa kanilang pangulo. Sa malapit na bar, muling nakipagkita si Salt kay Orlov, na tinawag siyang perpektong likha. Dahil siya ang palaging nasa likod ng proyekto ng KA at ang nagsanay sa kanya. Muli niya itong pinagalitan dahil sa pagpapakasal, ngunit ipinaliwanag ni Salt na bahagi ito ng pagiging normal. Upang matiyak na si Salt ay tapat pa rin sa layunin ng Russia, dinala siya ni Orlov sa kanyang hideout at ipinahayag na si Mike ay naka-hostage sa tubig. Sa halip na barilin siya, sinimulan nilang dahan-daang lunurin siya upang makita kung magre-react si Salt. Naka-poker face lang siya, pero kitang-kita sa mga mata niya kung gaano siya nasasaktan na walang magawa. Ngayon alam na nilang mapagkakatiwalaan nila si Salt, malugod siyang tinatanggap ng lahat, at kinikilala ni Salt ang mga lalaking ito bilang ibang mga bata na kasama niyang nagsanay. Pagkatapos, dinala siya ni Orlov sa isang pribadong lugar, na nagpapaliwanag na ang susunod na hakbang ay ang kunin ang kontrol sa mga atomic weapon ng bansang ito. Makikipagkita si Salt sa isang agent na nakauniporme ng NATO sa isang eroplano, at ibibigay niya sa kanya ang mga huling instruction. Ibig sabihin, alam na ni Salt ang lahat ng impormasyong kailangan niya at sa isang biglaang pangyayari, kumuha siya ng bote at ginamit ito para mabilis na patayin si Orlov dahil sa pagsira sa kanyang buhay. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang dosenang mga granada at baril upang patayin ang lahat ng nasa base ng walang pag-aalinlangan. Sa kasamaang palad, hindi matamis ang kanyang paghihiganti dahil sa pagkamatay ni Mike na kanyang tinitingnan. Nalungkot si Salt habang inaalala kung gaano siya kasaya sa araw ng kanyang kasal. Ilang sandali pa, pumunta si Salt para sumakay sa nakatalagang eroplano at natutuwa siyang makita si Snyder, ang batang nagsabing mamimiss siya. Siya ay naging isang makapangyarihang koronel at kukunin niya si Salt bilang kanyang bantay sa White House, kung saan kailangan nilang patayin ang presidente ng Amerika. Itinuturo din ni Snyder na kailangang may iba pang agent ang nasa loob. Pagkalipas ng ilang oras, dumating sila sa Washington at nagsuot si Salt ng isang lalaking costume para tumugma sa Peking ID na nakuha sa kanya ni Snyder. Dumadaan sila sa seguridad ng White House na walang mga issue, at napansin nilang dumedalo rin ang CIA sa pulong kasama ang Pangulo. Bilang bahagi ng plano, biglang nagsimulang magpanggap si Snyder na nababaliw siya at itinulak si Salt palayo bago barilin ang lahat ng nasa daanan niya. Inalis ng mga gwardya ang presidente kaagad bago magpasabog si Snyder, at sinabi ni Ted sa kanyang mga katrabaho na sa palagay niya ay maaaring nasa paligid si Salt. Ginagamit ni Salt ang distraction na ginawa ni Snyder para magnakaw ng card key at tanggalin ang kanyang costume. Nakita niya ang mga agent na dinadala ang presidente sa isang bunker sa pamamagitan ng paggamit ng elevator, kaya pagkaalis nila, kinatok niya ang gwardya upang piliting buksan ang mga pinto at bumaba sa elevator. Ang presidente at ang mga ahente ay nakarating sa bunker, kaya nagmamadaling pumasok si Salt sa loob ng koridor bago magsara ang mga pinto, na tinataboy ang sinumang bantay na makita niya sa daan. Habang sinisira ang panel na kumokontrol sa mga pinto at camera, ipinaalam ng team sa Pangulo na kinumpirma ng intel na inihahanda ng Russia ang mga missile nito. Hiniling ng Pangulo na simulan ang pagtingin sa kanilang mga opsyon sa nuclear habang ang ilang mga agent ay lumalabas upang tingnan kung ano ang nangyari sa mga pintuan, ngunit madaling silang natalo ni Salt. Nakikipag-ugnayan ang Pangulo sa ilang pinuno ng hukbo upang makuha ang authorization code para sa kanilang mga sandatang nuclear. Natuklasan ang pangkat ng seguridad ng White House na papalapit na si Salt sa kanila at humingi ng armas si Ted. Ngunit tumanggi ang mga gwardya dahil sa protokol na nauugnay sa presensya ng presidente. Biglang ipinakita ni Ted ang kanyang tunay na kulay at kinuha ang mga sandata mula sa bantay sa pamamagitan ng puwersa upang patayin ang lahat ng nasa silid. Inihayag ni Ted na isa rin siyang Russian spy at agad na pinatay ang Pangulo. Nang tuluyang makapasok si Salt, nakita niyang nakalock ang huling pinto at dapat makipag-usap kay Ted sa pamamagitan ng mga intercom. Ipinaliwanag ni Ted na hindi niya sinabi sa kanya ang totoo dahil mapanganib ang pakikipagkaibigan, at hindi niya ito nakilala dahil mas senior siya.
Ang isang bagong pangkat ng seguridad ay nasa labas na sinusubukang ibagsak ang pinto. Nalaman ni Salt na maglulunsad si Ted ng mga nuclear missiles sa gitnang silangan upang tapusin ang mga bansang iyon. Sinabi ni Salt kay Ted na gusto niyang tulungan siya at makasama, ngunit nang bubuksan na ni Ted ang pinto, may nakita siyang nakakagulat sa balita, buhay ang presidente ng Russia at ang pagkamatay niya ay dahil sa pansamantalang pagkalumpo. Lumalabas na planado na ni Salt ang lahat gamit ang laso ng gagamba. Napagtanto ni Ted na huminto si Salt sa pagiging tapat sa Russia. Si Ted din ang humiling kay Orlov na i-hostage si Mike, nang marinig ito ay labis na nagalit si Salt kaya sinimulan niyang barilin ang salamin upang makuha siya, ngunit ang bintana ay hindi tinatabla ng bala. Habang ginagamit ni Ted ang kamay ng Pangulo para pahintulutan ang mga missiles, binago ni Salt ang mga taktika at bumaril sa dingding para mabuksan ang pinto. Nang siya ay makapasok sa opisina, nagsimulang makipaglaban kay Ted. Sa una, tila madaling natalo siya ni Ted dahil sa kanyang lakas, ngunit hindi nagtagal ay naitulak siya ni Salt at nagmamadaling pumunta sa desk upang ihinto ang paglulunsad. Sa sandaling iyon, pumasok ang security team sa loob at nabaril siya sa likod gamit ang isang putok, na nakaligtas siya dahil nakasuot siya ng vest. Naaresto si Salt, ngunit dahil naka-off ang mga security camera, si Ted ay nakikita pa rin bilang CIA at inosente. Dumating si Peabody upang siyasatin ang eksena at nabalitaan ang tungkol sa nangyari kay Orlov at sa kanyang gang, na ikinalilito niya tungkol sa mga intensyon ni Salt. Habang sinisimula ng mga gwardya na escort si Salt palabas, napansin niyang kumukuha si Ted ng gunting mula sa doktor na ginagamot ang kanyang mga sugat, kaya hindi siya nagdalawang isip na unahan si Ted. Ang mga chain sa kanyang mga posas ay itinapon sa leeg ni Ted at si Salt ay tumalon sa ibabaw ng rehas, na mabilis na pumatay kay Ted. Makalipas ang ilang sandali, inilagay si Salt sa isang helicopter kasama si Peabody, na humihingi ng ilang mga sagot. Sinabi sa kanya ni Salt ang tungkol kay Ted, at nang hindi siya pinaniwalaan ni Peabody, itinuro niya na maaari niyang patayin siya at ang presidente pabalik sa simbahan ngunit hindi niya ginawa. Alam niyang marami pang mga spya na agent at nanunumpa siyang gusto niyang patayin silang lahat para sa paghihiganti. Nang makita ang kanyang determinasyon at nakatanggap ng mensahe na nagpapatunay na pinatay ni Salt si Orlov, napagtanto ni Peabody na siya lang ang depensa nila laban sa mga ito, ngunit walang maniniwala sa kanyang kwento. Kakailanganin nilang gawin ito sa ilegal na paraan, kaya tinanggal ni Peabody ang kanyang mga posas nang walang nakakita sa kanila, at nang lumipad ang helicopter sa ibabaw ng ilog, tumalon si Salt habang si Peabody ay nagkunwaring kinuha niya siya ng biglaan. Hiniling din ni Peabody ang helicopter na tumingin sa paligid, ngunit lumalangoy na si Salt palabas ng ilog at tumatakbo sa kagubatan. Maya-maya, iniulat ng media na ang bagong presidente ng USA ay naglakbay sa Russia para sa isang pagbisita patungkol sa pananatili ng kapayapaan. Sa talumpati na ibinigay niya doon, inanunsyo niyang patay na ang lahat ng sleeper agents kasama si Salt. Napag-alaman din na naulila siya nung bata pa siya sa isang aksidente dito sa Russia, na nagpapahiwatig na siya ay isang sleeper agent din. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!